own bucket. But anyone, pwede na ma-access kung magkano yung bili mo, halimbawa hospital ka, magkano yung bili mo sa Mayo-GLC, o magkano yung bili mo sa IDRA, o kung halimbawa, bibili ka ng PACO, LGU ka, magkano yung bili mo sa PACO. Pag publicly available yung data, yung mga nag-purchase, parang siyang aware na dapat mababa yung presyo niya at hindi siya na-overprice. So, pag ang lahat ng processes ng pamahalaan transparent, deterrent yun yung corruption. Yun yung number one. Yung number two, accountability. Diba? Sa akin po, nung naging mayor, yung asawa ko, maraming accountability measures na tinay. Yung isa na pong final na accountability measure, yung charter, yung Naga-City Citizen Charter. Yung Naga-City Citizen Charter po, isa siyang handbook na lahat ng services ng City Hall na doon. Bawat pahinga na kalagay, halimbawa mag-a-apply ka ng business permit, lahat ng steps na kalagay, kung ilang minutes lang dapat yun ang senior accountable official. Pag hindi na-comply, meron siyang feedback mechanism na pwede mong i-reklamo. So, yung sistema, pinoforce ka. Pinoforce ka na mag-comply ka kasi kung hindi, i-reklamo ka at magiging matayan siya sa iyong performance bonus. Yung pangatlo, at ito po yung ginagawa natin ngayon, yung People's Councils. Ito ay isang empowerment tool. Ano po yung People's Council? Ang People's Council, isang mechanism kung saan ang ordinaryong mamamayan, hindi naman elected, ay may pagkakataon na mag-participate directly in governance. Sa NATO po, meron kami People's Council na lahat na executive and legislative committees may representative ng People's Council at yung representative niya, hindi lang siya observer, pero voting member siya. Ang aming pong budget, hindi pwede maipasa kung hindi pre-present sa People's Council. Kung hindi in-approve ng People's Council. Ano yung resulta nito? Ang very traditional na patronage-based governance, lahat talapit kay mayor, lahat talapit kay governor, hinihingi ng tulong. Pag nagbigay si mayor, nagbigay si governor, lahat tayo indebted sa kanya. Diba? Kasi yung hindi tayo, binigyan tayo. Pero kung empowered ang tao, hindi niya na kailangan humingi. Hindi niya na kailangan humingi kasi meron ng provision para sa kanyang kailangan. Yung policy po ng asawa ng mayor sa NACA, hindi siya dumupot sa sarili ng bulsa. Dahil kung dumupot siya sa sarili ng bulsa, baka yun ang simula na maging masama siya na public official. So itong empowerment program, sinisiguro natin na meron parallel sa pamahalaan para una nabibigyan boses sa ordinaryong mamamayan at pangalawa, mapipilitan yung gobyerno maging mahusay at mabuti. So yung sa akin po, kailangan na isabatas ang mga mechanisms. Pero number two, kailangan may participation ang tao sa directly sa governance. Pangatlo, ang pinaka-importante, yung choice mo sa mga heads of offices. Lalo na kung presidente ka. Kasi kung presidente ka, ikaw yung pipili ng mga cabinet, pinagsekretaris. Ikaw yung pipili ng heads of offices. Kailangan yung choice mo, sigurado magiging mabuti. Thank you.
Thank you.